Sa dinami-dami ng episodes ng Tom and Jerry ay iba't ibang paraan na ang naipakita kung paanong maghabulan at maglaban ng dalawa. Noong taong 2014 ay natapos na nga ang pag-release ng show at marahil ay natapos na rin ang alitan sa pagitan ng dalawang bidang karakter. Ngunit ang show ay patuloy na nakatatak sa isip ng mga manonood sapagkat ito ay isa sa mga cartoon show na kasama ng bawat isa sa paglaki at pagtanda. Ngunit tulad ng ibang cartoon shows, ang mga fans na mayroong malawak na pag-iisip at imahinasyon ay nakakalikha ng mga teorya tungkol sa cartoon show na Tom and Jerry. Ang mga teoryang ito ay nabuo dahil sa mga iba't ibang pagkakaintindi ng mga manonood sa mga mensaheng nais iparating ng show. Iba-iba nga naman ang pananaw ng mga tao kung kaya iba-iba rin ang pagtanggap at pagkakaintindi sa mga bagay-bagay. Ang mga sumusunod ay 10 sa mga teoryang kumakalat sa internet. Number 1. Tom and Jerry is not for kids. Kung isipin ay napakaraming senaryo ang hindi angko para sa mga batang manonood tulad ng isang episode nito na Blue Cat Blues ay nagpapakita ng attempted suicide. Sa episode naman na Heavenly Puss, makikita ang child murder dahil sa mga kuting na umakyat sa langit. Ang malala pa ay nakatago ang mga kuting sa isang pouch. Napaka-disturbing nito dahil kung isipin mabuti ay nakakaawa ang kalagayan sa mga kuting at ng mga bata na siyang totoong nakaranas ng ganon. Sa episode naman na Year of Homicide ay pinakita ang isang scene kung saan gumawa ng trap si Tom na katulad ng isang senaryo sa horror film na Saw. Maaring matrigger ng mga senaryong ito ang trauma ng isang bata kung sakaling mayroong itong traumatic experience noon. Maaari ring maapektuhan ito ang brain development ng isang bata dahil maaaring iba rin ang maging pagkakaintindi ng bata sa show lalo na kung walang gabay ng isang magulang o nakatatanda. Number 2. Nazi propaganda. Maraming ebidensya sa show na maaaring magpatunay sa teoryang ito. Bilang ang konsepto ng cartoon show na ito ay ang palaging pag-aaway sa pagitan ni Tom at Jerry, maaaring ang reference ng karakter nila ay ang British military troops at ang German military troops. Kung titingnan sa internet ay makikitang Tommy ang slang o nickname para sa mga British soldiers na nagumpisa pa noong World War 1 at Jerry naman ang nickname ng German soldiers na nagsimula noong World War 2. Ang dalawang kubo na ito ay nagkaroon ng alitan noon at maaaring sila ang reference para sa show na ito. Ngunit sa show ay laging nananalo si Jerry laban kay Tom, gayong maliit na daga lamang siya. Maaaring ang hidden message nito ay dahil mas matalino at mas magaling ang German soldiers kaysa sa British soldiers. Maaaring ginamit ang show upang pasimpleng maliitin ang kabilang panig dahil marami pa rin sa descendants at mamamayan ng dalawang bansang ito ang hindi pa rin makamove on sa naganap na digmaan. Number 3. Tom and Jerry are in hell. Ayon sa teoryang ito, ay nasa impyerno ang cartoon show na ito. Ang konsepto ng impyerno ay ang walang hanggang paghihirap at pagpapasakit. Sa impyerno ay mayroong walang katapusang torture. Kung titingnan at iisipin mabuti ay torture para sa isang pusa na hindi kailanman mahuli-huli ang kaisa-isang daga na halos ilang dekada niya nang sinusubukang hulihin. Maaring ang show ay nasa point of view ng pusang nasa impyerno dahil bukod sa daga na hindi niya matalo-talo, sa tila ba walang hanggang digmaan sa pagitan nila. Ang isa pang karakter sa show ay isang aso. Ang asong karakter na ito ay siyang kinatatakutan ni Tom. Ayon sa teoryang ito, ang show na ito ay laging si Tom ang naagrabyado. Number 4. Experiment Gone Wrong. Ang teoryang ito ay maaaring patunayan ng pagiging matalino ni Tom at Jerry. Sa kabila ng pagiging pusa at daga, ay nagagawa nilang planuin kung paanong sisirain ang buhay ng bawat isa sa napakarami at napaka-unique na paraan. Ayon sa teory na ito, si Tom ay isa talagang tao noon at isang scientist na paulit-ulit na pinag-eeksperimentuhan ang iisang daga. Tinetest niya kung hanggang saan ang kakayanin ng matalinong pag-iisip ng mga daga. Nagtagumpay siya na bigyan ng human intelligence ang daga, ngunit gumanti ang daga at inilagay ang brain DNA niya sa katawan ng isang pusa. Dahil dito ay namuhay ang galit nila sa bawat isa. Ang galit at inis ni Jerry ay dahil sa torture na naramdaman niya bilang subject ng isang science experiment kung saan nabago niyang tuluyan ang noon sanay nananahimik niyang buhay. At ang galit at inis naman ni Tom ay dahil ang inaakala niyang matagumpay na research ay isa palang failed experiment dahil nakalikha siya ng evil genius na siyang dahilan kung bakit nakulong siya sa katawan ng isang pusa. Dahil sa naganap na experiment ay nagpatuloy na ang pagnanais na makapagiganti sa bawat isa ang dalawang karakter ng show. Sa lahat ng teorya, ito ang pinakamaangas na maaaring gawa ng sarili nitong show o movie.
Number 5. Failure runs in the family. Ang teoryang ito ay tumutukoy sa pagkakaroon ng Warner Brothers Entertainment Universe kung saan konektado ang Tom and Jerry at ang Looney Tunes. Si Tom ng Tom and Jerry at si Sylvester ng Looney Tunes ay magkamag-anak, partikular na magpinsan. Parehong may nais makamit na kailanman ay hindi nila maipapasakamay. Marahil ay kapag may reunion ng kanilang angkan ay pareho nilang ibinabahagi kung paano lagi silang nabibigo na manalo sa kanilang itinuturing na kalaban. Number 6. Jerry Gets Caught. Ang teoryang ito ay ang tinutukoy nilang lost episode kung saan ay ang nagagawang episode na nagtagumpay nga si Tom na manalo laban kay Jerry. Subalit tulad ng ilang lost episode ng ibang cartoon show ay na-delete ito o na-ban sa media platforms. Matinding internet search ang gagawin kung nais itong makita at mapanood. Number 7. Tom on Speed. Ayon sa teoryang ito ay mayroong chemical addiction ang pusang si Tom na dahilan kung bakit lagi siyang hyper, maligalig at wala sa sarili. Lagi rin siyang agresibo at naibubuntun niya ang lahat ng negatibong pakiramdam sa dagang si Jerry. Ngunit para bang lumulutang lagi ang isip niya kung kaya ay lagi siyang naiisahan nito. Tulad ng unang teorya, kung totoo nga ito ay hindi talaga para sa mga bata ang cartoon show na Tom and Jerry. Number 8. Metaphor for heroin. Katulad ito ng naunang teorya rito na nagsasabing gumagamit ng highly addictive drug si Tom. Ito ang teorya na tumutukoy sa cartoon show na Tom and Jerry bilang metaphor para sa heroin. Ang paggamit ng heroin ay ginagamitan din ng metaphor na tinatawag na Chasing the Dragon. Ang ibig sabihin nito ay ang unang pagkakataong naging high ang isang tao dahil sa pag-inject ng heroin sa kanyang katawan. Ang heroin ay isang analgesic addictive drug na madalas ay ginagamit upang makaramdam ng euphoria. Ang ibig sabihin naman ng euphoria ay ang pagkaramdam ng sobrang tuwa. Ang tinutukoy na Chasing the Dragon ay ang pagnanais na maramdamang muli ang pakiramdam noong unang beses na gumamit sila ng heroin dahil kakaiba raw talaga ang pakiramdam ng unang paggamit kaysa sa mga sumunod. Ang metaphor ng Chasing the Dragon ay ang pagkakatulad sa Tom and Jerry sapagkat sa cartoon na ito ay laging naghahabulan ng mga karakter. Walang tigil, paulit-ulit, tila ba'y hindi na napapagod at nagsasawa. Marahil tulad ng heroin drug users, nais ding maramdaman ni Tom ang euphoria at ang tanging paraan upang makamit iyon ay ang pagkahuli kay Jerry. Ngunit hindi siya nagtatagumpay dito. Number 9. Jerry is the evil one. Tulad ng ibang teoryang kumakalat sa internet, ang teoryang ito ay tumutukoy sa pagiging kontrabida ni Jerry sa cartoon show. Ang nakasanayang konsepto ng show ay si Tom ang masamang karakter dahil siya ang laging nais makahuli kay Jerry. Ngunit maaaring kabaliktaran pala nito ang katotohanan. Kung muling panonorin ang cartoon show na Tom and Jerry, mapapansin na madalas ay nananahimik lamang si Tom at ginagawa ang araw-araw na buhay ng isang pusa. Ngunit si Jerry naman ang nag-uumpisa ng gulo. Kung talagang siya ang laging naagrabyado sa kwento, bakit kailangan niyang mag-overreact sa mga oras na si Tom ay nananahimik? Baka ay talagang mapangasar ng daga si Jerry at nais niyang si Tom ang magmukhang kontrabida. Number 10. Blue Cat Blues. Tulad ng nabanggit sa unang teorya, mayroong episode sa Tom and Jerry na tinatawag na Blue Cat Blues. Sa episode na iyon ay pinakita ang depressed na buhay ni Tom at Jerry. Dahil sa tindi ng depression na kanilang nararamdaman, ay nawala na sila ng ganang mabuhay at makikitang umupo sila sa riles ng tren. Ayon sa mga teorya ay nais nilang magpakamatay doon at tuluyan nga silang namatay dahil sa pagkakasagasa ng tren. Ito ang pinakasikat na teorya at tinawag ding last episode ng Tom and Jerry ang Blue Cat Blues. Subalit ang episode na iyon ay hindi ang talagang huling episode ng Tom and Jerry na na-release ng kumpanya. Gayunman ay patuloy na kumakalat ang teorya na namatay na ang dalawang karakter sa episode na iyon. Ang mga teoryang ito ay nabuo ng mga fans na kinalakihan ang panonood ng Tom and Jerry. Ngunit para sa mga inosente at walang muwang ng mga bata na kasalukuyang nanonood ng show, ito ay isa lamang nakatatawang palabas na pinagbibidaan ng isang pusa at daga.